Welcome to FreedCon Philippines! Ako si Gino. At sa video na to ay tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng FreedCon Intercom sa inyong modular helmet. At bago natin simulan ang demonstration, ay tignan muna natin kung ano-ano ang mga kakailanganin natin para sa installation. Ito ang mga kakailanganin natin para sa installation ng ating FreedCon Intercom. Siyempre, yung ating intercom unit, ang kanyang mga clips, ito yung ating slip-on clip na may kasamang Allen wrench para luwagan ang mga screws. Ito naman yung stick-on clip, meron siyang kasamang velcros na merong adhesive. Ito ang mga velcros para sa speaker, sa standard mic, at sa gooseneck mic. At ito naman yung ating headset. Nandyan yung ating speakers, ang ating standard mic, at ang ating gooseneck mic. Ang mga FreedCon Intercom ay pwedeng install sa kahit anong brand ng helmet. Pero maganda kung ang brand ng helmet mo ay intercom ready. Para malaman yon, tanggalin ang cheek lining at tignan kung merong slot para sa speakers. Kung wala naman, ay gamitin ang provided na velcro tapes para sa speakers. Tanggalin lamang ang nakadikit na cover ng adhesive at ilalagay mo ito kung saan mo ikakabit ang speakers. Karaniwan sa intercom ready helmets ay meron ng fitted na loop side ng velcro tape o yung soft side ng velcro tape. Kaya hindi na natin gagamitin ang provided na velcro tapes para ikabit ang ating mga speakers. Bago install ang speakers na headset, ay alamin muna ang tamang sides. Ang left side ay merong maikling wire, samantalang ang right side ay merong mas mahabang wire. Tanggalin ang parehong cheek lining bago ikabit ang mga speakers. At siguraduhin na kapag magkakabit ng speakers, na ang direksyon ng wire ay papunta sa likuran ng helmet. Ang speaker na may maikling wire sa left side. At sa right side naman ang may mas mahabang wire. Kapag installed na ang mga speakers, ay susunod naman ay ang ating mic. At dahil modular ang ating helmet, ay hindi natin gagamitin ang nakakabit na standard mic. Ang gagamitin natin ay ang provided na gooseneck mic. I-detach lang natin ang standard mic at ikakabit ang ating gooseneck mic. Siguraduhin lang na kapag ikakabit ang gooseneck mic, ay pareho ng orientation ang mga arrow labels ng gooseneck mic at ng headset. Para maging maayos ang installation natin at ang placement natin ng ating gooseneck mic, idikit muna ang kabilang bahagi ng velcro tape, saka tanggalin ang cover ng adhesive, at idikit ito sa left side ng iyong helmet. And after ma-install ng ating headset, ay itatago naman natin ng ating mga wires. Para maitago ang wires ng ating headset, tuklapin lang ang lining sa gitna. At saka ilagay sa ilalim ang wires ng ating mga speakers. Siguraduhin lang na iiwanan nating naka-expose ang plug ng ating headset. Sa pag-install ng ating intercom unit ay meron tayong mga provided clips. Meron tayong dalawang klase. Ito ang ating slip-on clip. At ito naman ang ating stick-on clip. Gagamitin itong stick-on clip kung ang rim ng shell ng iyong helmet ay masyadong makapal para maipasok yung ating slip-on clip. Kung pipiliin niyong gamitin ang slip-on clip, luluwagan niyo lang yung screws gamit ang provided Allen wrench. At ang backside ng clip ay ipasok sa pagitan ng helmet shell at ng foam. Siguraduhin na sa left side ito ikakabit. At pagkatapos ay pwede na nating higpitan ng mga screws. Pero kung ang helmet mo naman ay merong makapal na rim, sa kanyang helmet shell ay mas maiging gamitin ang stick-on clip. Tanggalin muna ang cutouts ng kanyang velcros. At saka tanggalin ang cover ng adhesive at idikit ito sa clip. At para maging mas makapit ang adhesive at mas maging matibay ito, gamit ang lighter, padaanan ng apoy yung ating adhesive, at saka ito ngayon ikabit sa backside ng ating clip. Ang backside ng ating clip
ay merong mga small dots bilang palatandaan. Tanggalin ang cover ng adhesive ng kabilang side at ganun din ang gawin dito. Ikabit sa left side ng helmet shell ang clip at siguraduhin na ang lock ng intercom ay nakatutok sa taas ng helmet. Lagyan ito ng pressure for 30 seconds and for stronger band ay iwanan mo ito ng 24 hours bago kabitan ng intercom unit. After iwanan ng 24 hours at nakapagsettle na yung adhesive ng ating stick-on clip, ay pwede na nating ikabit ang ating intercom unit. Sunod ay kakabit naman natin ang plug ng ating headset doon sa port ng ating intercom. At ngayon ay ready na nating ibalik ang ating mga cheek linings. At kapag ibabalik natin ang cheek lining, maglagay ng allowance sa wire ng headset. Hilain ito ng konti palabas para kapag pinasok natin ang flap ng ating cheek lining at itulak niya papasok ang wires ay hindi ito masyadong may stretch. At kapag naibalik na natin ang ating mga cheek linings, ay ready to use na ang ating Freedcon intercom sa ating modular helmet. Tandaan lang ang mga steps na to sa pag-i-install ng Freedcon intercom sa inyong modular helmet. Una ay ihanda ang mga kakailanganin para sa installation. Pangalawa ay i-check kung ang helmet ninyo ay intercom ready. Kung sakaling hindi naman, ay maaaring gamitin ang provided na Velcro tapes para sa mga speakers. Bago install ang speakers, ay alamin muna ang mga tamang sides. At sa pag-i-install ng speaker, siguraduhin na ang direksyon ng wires ay papunta sa likod ng helmet. Pagdating naman sa mic, dahil ang helmet ay modular, palitan ang nakakabit na standard mic ng provided na gooseneck mic. At siguraduhin lang na pareho ang orientation ng mga arrow labels. Ikabit ang gooseneck mic sa helmet gamit ang kanyang provided na Velcro tape at itago ang mga wires ng headset sa ilalim ng gitnang lining ng inyong helmet. Pagkatapos na ma-install ng buo ang headset, ay huwag munang ibabalik ang mga cheek lining. Unahin munang i-install ang clip of your choice, pagkatapos ay ang mismong intercom unit. I-plug ang headset sa port ng intercom unit at saka ibalik ang mga cheek lining. At para sa mga karagdagang katanungan, ay bisitahin lamang ang aming mga social media pages. At kung ang helmet ninyo ay half face o full face, ay bisitahin lamang ang aming mga dedicated installation videos.